rape uli. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So, ibig sabihin, si Congresswoman, nung fugitive ang asawa niya, kasi di ba pag may warrant of arrest, fugitive ka na pag hindi ka sumusuko. Mm-mm. Yan ang batayan ngayon, di ba? Yan ang batayan ngayon. Mm-mm. So si Mayora, nagbigay siya ng protection sa isang fugitive. Proud pa siya. Oo. So, and remember ha, hindi kino-question nung, it was already a full-blown trial at nandun na sila sa point na tapos nang mag-present yung kalaban nila. So ibig sabihin, kumbaga parang fugitive talaga siya. Fugitive talaga siya na ano, may warrant of arrest, in-evade yung warrant of arrest, eh, hindi naman niya in-explain na kin-question yung warrant of arrest o hindi. Kasi demurrer to evidence yung ano niya eh, yung finale niya eh. Na nagmamarunong yung babaeng tumitira ng gusto kay BP Sara. Ito pala, ang asawa pala nito ay mayor o dating mayor ng Mabini, Batangas. At may kasong rape. Yes. Itong si Congresswoman Luistro ay abogado. At mapapanood ninyo, i-Google ninyo. Kung paano nila inuusig si Pastor Quiboloy na merong walang kakwenta-kwentang kaso. Ha? Kung ilang batalyon na pinalusob nila ron. Pinasusurrender nila sa walang kakwenta-kwentang kaso. Itong asawa ni Congresswoman Luistro, rape ang naging kaso. At naka-video sa isang interview ay inamin mismo ni Congresswoman Luistro na siya bilang abogado. Itinago niya ang asawa niya. Hindi niya isinurrender sa halip na harapin i-confront yung kaso. Yan ang gusto nila ngayon. Yan ang pinagagawa nila ngayon kay Pastor Quiboloy. Dahil sa walang kakwenta-kwentang kaso na nilulusob nila, samantalang itong mismo si Congresswoman Luistro, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at tinrabaho nila yung kaso. Actually, may massive evidence yung ano eh, yung KOJC. Meron silang video na pinakita, na pinost today. At ito nakakaloka to. Kasi, sabi nung polis, hindi sila po pwedeng pumasok ng cathedral kasi yun daw yung command center nila. Okay, all VTR. Roll VTR. Kailangan meron tayong evidence parate. Oo, ito yung video. Sobrang lala nito ha. Kasi basically it's a proof na meron talagang violation nung ano. Meron talagang violation nung Teka, ito. Ayan, ay walang sound, wait. Dinawin namin ha, yung kapila o, parang pinaka-command. So, you cannot go near there. Common sense naman, no? Don't go near. Dito siguro okay tayo dito, but wala sinasabi yung higher up. Okay? Ulitin mo nga, girl. Ito. Mag-aano siya ulit. Wala sila ulit. Wala ko silang clearance. Dinawin namin ha, yung kapila ko, parang pinaka-command. So, you cannot go near there. Common sense naman, no? Don't go near. Dito siguro okay tayo dito, but wala sinasabi yung higher up. Okay? Sino yung higher ups? Ayun nga, nakakaloka. Wala pa raw clearance from higher ups. So therefore, hindi raw po pwedeng pumasok yung mga taga KOJC doon, even yung abogado ng KOJC sa may cathedral. At common sense naman daw, dahil nandun ang kanilang command. And you cannot, common sense naman daw, dahil ang command center, hindi ka,
hindi po pwede daw ang hindi part ng command. Tangina! Grabe! This is ano ha, grabe tong ginagawa nila na to, parang just ko, walang redeeming factor to. Let's say kunwari ha, kunwari totoo yung ilan ba yung nag-complain kay ano, yung sinasabing nag-complain kay Pastor Kibuloy? Nang rape, nang human trafficking, ganyan. I don't know. Kasi tatlo yung cases niya eh. Ay, dalawa yung cases niya sa yung na-dismiss. Pagkatapos, well, ilan ba? Ang gusto ko lang i-ano dito is, you know, for a criminal quote-unquote like that, nagagamit ka ng sangkaterbang resources, eh, for 1,000 na pulis yung nilagay mo dyan, hinuhugot mo pa kung saan-saan. Diba? Pinapakain mo yan dyan sa may KOJC compound. Diba? You provide for their, ano, may dami mo pang equipment na pinapasok dyan, na ginagamit, and whatnot. I'm not saying, ano ha, do not run after, ano ha, pero, is this, sa ano, yung, pagka kunwari manager ka, diba? Pagka manager ka, is this prudent use of resources, of government resources? No. You know, this is clear. Alam nyo, yung kurotong baleling nga, pinagtanggol nyo yung karapatan laban kay Lacson. Correct. Nalala nyo yung kurotong baleling? Yung kurotong baleling nga, na isang noon na mga ano grupo na talagang nag ng bangko ganyan napatay, pinagtanggol yung karapatan. Bex, pinagtanggol niyo yung karapatan ni ng kuratong baleling. Laban kay Lacson. Pro Lacson ako noon, oh. Ping Lacson ko nanonood, pro ako sa iyo noon, ha. Pro ako sa iyo noon. Hindi ko nga maintindihan bakit kayo galit kay Lacson. Tatayag yung kuratong baleling. Oh. Anyway. Tapos, di ba? Can you imagine, pinagtatagol yung 3 Chinese drug lords na tinegi. Iba na talaga ang bagong Pilipinas. Pinagtanggol yung karapatan ng 3 Chinese drug lords na tinegi. Sino pa ba mga pinagtanggol yung karapatan? Pinagtanggol yung karapatan pa siguro ng ano, Abu Saya, pati Maute. Naalala nyo yung Marawi, yung mga nanong, pinagtatanggol nila yung karapatan ng mga Maute. may mga nagtatanggol ng karapatan ng Maute. Ang tawag dito, di ba yung parang nag-whistleblow na dinadamay si Bato at saka si Bongo? Yung pinagtanggol niyo pa yung Parohinog. Pinagtanggol niyo pa yung karapatan ng nila Parohinog na, ay hindi, ano yan? Human rights violation yan. Inano niyo pa ako? Alam mo ba yung, di ba, naalam mo yung nagturo ako sa Netherlands? Yung na-announce ko, tinanggap ako dun sa university, ganyan. Ang ginawa nila, di ba, nag-file sila na tanggalin ako. Alam mo ba, isa sa mga nilagay sa complaint nila, na sa mayroon daw akong nalakagay na supporter daw ako ng Crimes Against Humanity. Kasi daw, yung tweet ko dun, alam mo kung ano, na nilagay nila example. Marco Mayor should be exterminated. Ina. Alam mo, sabi ko nung ginanon ako, sabi ko, why do you believe, sabi ko, if in the French Revolution, of course, we're studying French Revolution and the French exterminated the predatory elites, and then I cannot say something like this? Oh, correct. Nakakaloka, no? Ito pa nakakatawa. Yung mga, ano, di ba, yung galit, naalala mo yung UP Accord? Yung academic freedom. Oh, di ba yung UP, ang accusation dyan, is yan ang recruitment ng NPA
na kalaban ng mga sundalo. Talagang nitegi sila ng mga sundalo. Pero pinagtatagi nila na hands off our school. Ganyan. Okay. Ayaw nyo na may police doon or ano. Ayaw nyo may police kasi yung academic. Pero pagdating sa Jose Maria College, na ito talaga, si Pastor, ay, sinuportan talaga niya ang military. Yun nga lang ang media, sumusup na, nagbibigay ng boses sa military nun against sa CPP and PA. Totoo. Tapos ngayon, okay lang na nandyan sila dahil may hinuhuli silang isang tao. Just me. Pero hindi overkill, ha? Pero hindi overkill. Kasi daw, 30,000, ano daw, 30, ilang, ano hectares? 30 hectares. Kasi 30 hectares daw. Kaya okay lang daw na 2,000. Baka hindi na 30 hectares yung binabantayan nila, yung katedral na lang. So bakit ito? Nakakaloka. Nakakaloka. Ang ano nito? Parang si, may mga construction sites sila. Nakakatawa yung mga galit na galit na parang, ito picture yung construction site nung dome, tapos parang merong ditch doon sa gitna nung construction. Ayan, may tunnel. Ang dami nila parang, hindi, dapat lang yan. Ayan, tinan mo, may tunnel sa ilalim ng dome, ganyan. Doon ako nagtataka na parang, utang ina nitong mga galit na galit sa KOJC, nakita nyo na pala yung tunnel, ba't hindi nyo pa sabihin doon sa mga police? Parang yun ano ko na, tunnel? Eh lahat naman ng construction site may tunnel dahil kailangan mo dyan i-connect yung drainage. Saan ka naman nakakita ng building na walang tunnel looking sa construction? Mga boba! Okay. Mga boba! Tang ina, ano ba yan? Sobra. Hindi nga. Sobra talaga. Meron ba dito, yung mga architect dito, normal ba ang isang construction site na walang tunnel looking? Na merong ditch sa ilalim. Na walang tunnel looking. Normal ba? Sabi ko, normal ba? Na merong isang construction site na walang tunnel looking, ano? Na structures? Ayun. Awit Whitey, gusto mo umakyat? Pwede kang umakyat, bilis. Pwedeng umakyat. Bilis. Ayun, sabi pinagtatanggol daw yung ano. Ano yun? Grabe ang pag-justify ng mga DD shits na to. Gising kayo mga kabab. Bilis, pwedeng, gisingin mo kami. Bilis. Oo, pwede ka naman umakyat dito para magising yung mga nanonood. O, pagkakataon mo na, magigising mo ang 2,290 viewers. Ay, di. Ano ba rin sabi ninyo? Walang, anong, and then, may tunnel from the cathedral to the, what? Ano ba rin sabi nito? Sabi ni Mark Kirill, Gumasing. Wala daw siyang ganyang chat. Ayun ang sinabi mo, Mark Garillo, China Da Feng Construction Partner with Kingdom Co. AJC Construction. Picture already provided with tunnel to hangar. Paulit-ulit, dalawang beses mo sinit. Actually, one, Mark, ilang beses mo siyang sinend. Nagtutrol, paulit-ulit, spamming ng... Anong pangalan niya? Mark, Mark Guerrill. Mark Guerrill. Ang ko dito ay sa helicopter. Paulit-ulit, China Daffing Construction, partner with Kingdom KOJC Construction. Picture already provided with tunnel to hangar. Paulit-ulit, Mark. Halos sa kailang post ka, puro. Kaloka, ano ba yung... Wala rin siyang sinin... Ang kulit, ha? I-emphasize mo. Mark. Sino yan? China Daffing Construction partnered with Kingdom. Oh. Ayun pa ulit-ulit. Siguro mga 10 beses mong sinindi. Ba't yung sinasabing, wala akong ganyang chat? Oh, sino yan? Sino to? Ano?
Ayun. Ayun, nakakaloka. Teka lang ha, hanapin ko lang yung ano. True. Ayun, nakakaloka talaga. So anyway, mabalik tayo dun sa laban kontra fake news. Ayun. So I think they are really in ano, talo sila sa ano eh, sa Facebook war eh, sa social media war. Talo sila kasi nga, wala silang ano, wala silang, I mean, kasi naman mas, ano na, mas pinakikinggan na ngayon yung mga news commentary na, you know, the mainstream media will provide the information, yung mga news commentary would provide how to process those information. Yan, like us, like si ano, yung mga content creator dito, yung mga political. Sabi sa yung Misty Maharlika, di ba parang yung kasagsagan ni ano, nung kondo-kondo na yan, na nag, yung kay Maricel, uh-oh. Bibili lang ako ng dog food eh. Yung mga nandun, nanonood ng Maharlika, pagdaan ko ng sari-sari store eh, nanonood ng Maharlika, akala ko tuloy si Maharlika nasa Channel 7, nasa balita. Yung pala talaga ang live niya. Yun ang live niya. Kahit sa nung Maharlika ang pinapanood, naloloka ako. Ayun. So, I think yung laban contra fake news nila, nakalimutan ko mag-post. Mag-post nga ako about it. Yung laban contra fake news nila is an effort for them to get ahead. Ganon. Ang problem, hindi naiintindihan ng mainstream media kung ano yung role nila. Kung ang ginagawa ninyo ay nagre-report kayo ng factual information, kayo yung, kasi sa totoo lang, kahit naman ako, source ko pa rin naman ang mainstream media, but I made commentaries on how they process information. Ganon. Ang problema kasi dito sa social media, ay sa mainstream media, ang gusto nila, sila lang. Ayaw nila ng ano, may ibang kasama sa, alam mo yun, yung parang yung pag-uugali ng, lalo na yung ibang nagko-comment, eh, mga vloggers, mga ano. Yung ayaw nila ng ano, ayaw nila ng parang hindi journalist, yung mga ganon. Yung ano silang mga ganong etos. Ganon. And ang problem, sa totoo lang, pwede naman talaga na yung mga mainstream media, kayo lang talaga yung tangkilikin eh. Kung honest kayo sa ginagawa ninyo. Ang problema, hindi kayo honest. So that's why people look for alternative source of information, of discussion that are more real, more raw, more that are unfiltered. Hindi, diba? ang ano kasi nila diyan, they're still operating in pre-social media era. Uh-oh. Na may monopoly sila sa information. Mm-hmm. Or may monopoly sila sa ano, public discussion. Mm-hmm. Or discussion of anything of public interest. Hindi ba? Sila din, di ba? Sila may monopoly yan before, no? Dinidiscuss naman dito ang may mga kanilaman sa public interest. Tapos yung nagkaroon ng blogging. Yung blogging, hindi pa siya Facebook. Yung mga blog site, blog ganyan. Tapos parang naging popular siya. Tapos parang novelty pa yan sa mainstream media noon. Kasi nga parang underground yan eh. Yung Blogspot, yung WordPress, saka kahit hindi yung blogging, kahit yung mga public discussion, yung Pinoy Exchange, Pexers pa dati. Oo. Mga Pexers! Sino yung mga Pexers dyan? Oo, naalala niyo. Ano man anon sa... Hindi, ganun dati yung Pinoy Exchange. Tapos ganun din, yung Pinoy Exchange, ano kasi siya eh, para siyang Reddit. Siya yung mga sinaunang parang Reddit, na forum talaga siya. Tapos, nandun talaga, na di ba, nakakaloka yung text noon, di ba? Talagang yun talagang pinupuntahan ng mga gusto ng kung ano nang ngayon, parang sa Facebook ngayon. Meron ka mga pina-follow doon ng mga authors eh. I-follow yung mga, pwede mo i-follow yung mga authors doon. Tapos itignan, kung may reply sila, meron sila mga bagong post sa ibang thread, magkakaroon ka ng notification. Parang gano'n, diba? Parang Facebook. Eh yun kasi, mga novelty kasi, parang hindi na eclipse yung power ng mainstream media. Okay? Eh ngayon,
yung nagkaroon ng Facebook. Mm-hmm. Bakla na, hoy, sandali. Sinusubay, parang nakikita nila, alam mo nangyayari, Joey? Mm-hmm. Nakikita nila na, bakit mas mataas yung engagement nila kayo sa amin? Yes. Kasi tingnan mo yung Rappler ngayon, tingnan mo engagement ng Rappler ngayon. Yeah. Punta ka ng Rappler. Teka, ba't walang ano? Ayan. Hindi naman mataas engagement ng Rappler, ha? Hmm? Hindi, dati mataas ang Rappler before, nung panahon ni Pinoy. Okay. Grabe. Tingnan mo yung engagement na ngayon. 5.5 million followers, ha? Ayan, how socialization? 4. 18 minutes ago, 11. So, ibig sabihin, less than 1 per minute ang nagre-reo. Ito, 19. 4. Ito, anong lungkot nitong 4, oh. 44 minutes ago. Oh, ito, nine August slip away into hello, Burr months, oh, 995. Ito, 419. 118. Wala, nakakaiyak nga yung engagement nila. Diba? Parang chubby na yan, eh. Parang patay na yan si Rappler, eh. Oo. For a 5.5 million followers, ha? Oo, tapos, di ba nakakaloka siya, tapos nakakaloka siya kasi nga, yung iba, halimbawa, ano bang explosive nila? Hindi naman sa pagmamalaki, ha? Mm-hmm. Napantayan naman nila yung explosive expose ko na love the Philippines. Mm-hmm. Na as in organic na na virality. Oo, organic na virality. Mm-hmm. Di ba? Siguro yung Alice Go, pero alam naman natin manufacture yan, no? Manufactured mm-hmm. yan. Uh-oh. So, di ba? Parang, kaya ngayon, kailangan na nila ng bago. Eh, ang Rappler, kumikita kasi yan through engagement. Kasi kailangan mo i-click, tapos eksena. Mm-hmm. Kaya nga kung ako sa kanila, you know what? My advice to you, mainstream media. Makipag-partner ka sa isang blogger. Maganda yung may nagtatalo. Mm-hmm. Alam mo kung ilan yung audience namin, yung live audience namin nun, ni Ed Lingao. Mm-hmm. Imagine this was 2017 na. Mm-hmm. 9,000 live audience. Malaki na yon nung panahon na yon. Oo. At ang katapat namin, si Lenny. Oo. Tapos pumunta sa akin si, ano, Luchi Cruz Valdez. Mm-mm. Luchi Cruz Valdez pa yun yung, hindi, si Cheche. Ay, si, sino ba yung Luchi alam niya? Luchi Cruz Valdez, siya yung taga-TV tayo. Yung tahan niya, binamonitor niya, eh kasi siya yung parang manager niya. Sabi niya, putik, sabi niya, ganyan na, natala niyo si Lenny. Si Lenny, 2,000 lang. Kayo, 9,000. Tapos umabot na ng 1 million yung views over I think a day, 2 days. At sobrang bilis na nun. Mm-hmm. Sabi ko, sabi ko, nakita mo yung power. Pwede naman tayo dyan. Journalist ka, ako blogger, ikaw, your view as a jerk. Alam mo, hindi nila nakikita yung potential. They keep on quarreling. Feeling nila may... Ang problem sa mainstream media, feeling nila meron pa silang gine-gatekeep. Wala na kayong gine-gatekeep. You have to adjust na parang kita mo nung deep probe. Tingnan mo yung mga nandoon, bakit siya bumonggang-bongga? Can you imagine si Clarita Carlos at that time naging social media personality. Tapos nandoon ako. Tapos dalawang, you know,
wala naman silang social media presence, 'di ba, si traditional si ano Attorney Suplico saka si Clink ng Manila Times, traditional media si Clink. Kita mo bonggang-bongga kasi nga ano na siya, bago na siya, bagong-bagong eksena na siya. Kaso nga lang ayon yung ano, you are still stuck in an era na ayaw ninyo ng balitaktakang totoo. True. Ayaw nila ng balitaktakang totoo. So kaya ngayon, yung tao, maghanap sila eh, hindi nyo kayang i-provide, they're going to look at it somewhere, look for it somewhere, di ba? Dapat istimulado na, dapat according sa kung ano yung sinasabi ng Big Boss. Eh, sa scene yung mahirap kung halimbawa may segment sila na blogger na opinion versus on sa gantong balita, maganda yung sinasabi mo na ano eh, na kumbaga kung mag-evolve sila sa ganon, nakukunin din nila, ipipicture nila yung mga bloggers kung ano yung opinion about certain meron things. Naman sila. Kasi baka mamaya, hindi na makontrol yung bloggers. Binabayaran sa kanila na isulong, di ba? Malina nga yan. Kasi nga, look at US media. They feature contentious bloggers. US media, ini-interview nila contentious bloggers, hindi nyo ba napapansin? Sino ang pinakasikat na ano ngayon? Si Rogan, sino to? Joe Rogan. Si Joe Rogan? Si blogger yun. Yung komedyante na black, sino ba to? Jack Black? Yung bata pa, nagwapo. Ah, sino? Yung ano siya, stand-up comedian, tapos kayo parang blogger na rin siya na parang nagpupolitika na rin siya. Yung puti yun, di ba? Hindi, black. Or mulato, pero more on black siya. Tapos bata. Trevor Noah. Oo. Di ba, kita mo yung debate namin ni Hidar, yan. Although, punyata tong, hindi ko talaga ito makakataba ako ever. Can you imagine if they exploited that? May God, ilan ang nanood nun? 21,000 live viewers kaming dalawa ni Hidar, yan. Tapos umabot ng 1 million views in a few days. So, can you imagine na parang why don't you exploit something like this o magkaiba ng opinion and major ano, 'di ba? Na parang guys, parang hindi kita mo tong live ni Joey. Ilan ang nanonood ngayon ito? 2,110 at 3 a.m. Dalawang oras ng mga dito. Box nung nag-live tayo nung live ni nung ano yung ang pangalan nito yung nag-live tayo nung kay OVP budget deliberation, ang pinakamataas na concurrent natin na viewers that time is 9.8 at ilang oras kaming nandoon. Totoo. And hours kami. Mga beks, 10 hours kami. Tinawag si Maharlika, 11,000 parang, you know what, dapat gibain mo yung, ano, yung echo chamber. Parang ito kay Joey, di ba? Ito yung ano ni Joey, itong kanyang selling point na sinimula nila. So, kasi TikTok style to eh, na, umakyat ka. Hindi kasi ito uso sa Facebook kasi kailangan mo na discover itong StreamYard. Pero this is very TikTok eh, umakyat ka, punyeta, akyat! Ganon, di ba? Akyatan. Kung ka nga sumikat ngayon, bardugulan mo with Chef. With Chef. Pero akyat. Oh, bardugulan tayo. Ganyan. Ngayon, lilipas na yung panahon, no? Hindi nila sasakyan. Lalo silang bababa. They need spies. Don't control the narrative. Oo. Yun. Kailangan ng tao ng ano. Eh kaso nga lang, yung media kasi natin, very corporate kasi yan eh.
And influencers, 47%. Eh, sa lahat ng social media platform, Facebook ang pinakamataas eh. Paren. Facebook pa rin kasi ang sa Pilipinas. Pinakamalawak. Pinakamaraming users, pinakaano. Oo, pinakamalawak pa rin. Mm. Kaya nga gusto nilang pabagsakin yung mga, eh, nako-op na nila si ano eh, si best friend eh. Kaya, siya ang biggest political blogger. Ayun. So, nako-op na siya. So, happy na sila. Pero yun na nga. Tingin ko yung ano laban kontra fake news, it is an effort doon sa mga traditional media personalities to revive their supremacy on news information dissemination. Kasi talo na sila eh. Pero mali nga sila. Dapat ang ginawa nila, sinabi ko na nga yan kay, in-interview ko dati ni Edling Gaudjan eh. Nung unang balik ng Pilipinas, yung tinatanong niya sa akin yung, si Edling Gaudjan mo nagsabi, ang ginagawa mo naman, news commentary. Yan, news commentary naman itong ginagawa ko. Hindi naman ako nagpe-pretend na deliver ako ng news. Hmm. I am just like any political commentator. Di ba? Mm-hmm. Shimin it like what I say. Shimin it like my demeanor. Tang ina, parang hindi naisip yung shiminit. Oh. Actually, yung testament na wala na silang mabato. Oh, shiminit. Maglinis nga kayo ng tenga, ang linaw-lingo ng shiminat. Oo. Shiminat. Ang bagal pa nga magsalita ni Inday eh. Shiminat. Shiminat. Mm-hmm. Paano ba dapat yan? Shiminat. Ganun ba daw? She may not. Bex, ang gusto ko lang sa mga Pilipino, no? Huwag nga kayo mag-feeling. The English language didn't originate from you guys. Pumunta kayo ng UK where the English language originated from. Tingnan natin kung maintindihan ninyo mga kung paano sila magsalita. kahit sa London pa nga lang eh magkaibang-iba na yung accent ng nasa South London, West London, East London, North London. Tingnan natin kung maintindihan niyo, kung may maintindihan kayo sa tunay na English. Pero magsisero, di ba? Akala mo yung mga Pilipinong pinagmula ng English language? Oo. Puta, bakla. Mababa tayo sa English na. So, nakakatawa. Apparently, ang pinakamataas na proficiency sa language is in Caraga region. Yeah. Mindanao and Visayas are largely above average when it comes to English proficiency. Kasi yung mga nagko-comment dito na parang, di kayo mali yung English. Tangina, mga taga-NCR na mga below average. Hindi, gusto ko lang yung English proficiency. Bakit kayo masyadong anong-ano sa English? Eh, hindi naman kayo pinagmula ng English language. Mm-hmm. Di ba nga, Mi, ang mga Bisaya, yung mga Bisaya saka mga taga-South, mas hirap sila mag-Tagalog kaysa mag-English. Oo. Tingnan nyo natin, pumunta nga kayo ng UK, kung saan nanggaling ang English, tingnan natin kung maintindihan ninyo kahit sa ano lang, Manchester. Kahit sa Manchester na lang kayo magpunta, tingnan natin kung maintindihan nyo. Ang e-epal, no? Parang, mga bakla, tingnan nyo nga mga itsura ninyo, sa tingin nyo, pagkakama lang kayo nag-i-English. Ang lumabas kayo ng Pilipinas, sa tingin nyo pagkakama lang kayo mag-i-English, tatanungin pa rin kayo, do you speak English? Pala mga mukha? Ano sa tingin mo? Kasi hindi mo kang nag-i-English. Oh, hindi ka baka nag-i-English. Bakla, pumunta kayo kung saan nagbulang English language at tingnan natin kung maintindihan. Tingnan natin yung mga inaasta nyo ngayon, umubra. At itong mga congressman na to, na nagtutulong-tulong para bugbugin, para gibain si BP Sara sa ating pagsasaliksik, nalaman natin. Halimbawa, katulad nitong si
Congressman Abante na pinangalanan na natin ngayong Congressman Atras. Ito pala ay may kaso. Ito pala ay recipient nung PIDAP at nakademanda to. Na? May kaso to. Kumuha siya ng PIDAP at ginamit niya ito. Allegedly pinamigay niya to. May mga recipient ito. Pero yung mga recipient ay mga walang pangalan. Ipinamahagi yung pera sa mga tao na hanggang ngayon na hindi pa identified. At yun ay kaso niya. Ito namang, ako ayaw ko sana sabihin to, pero ito yung isinyere ito ng kaibigan nating si Miss Sasot, no? Ito palang si Congresswoman Luistro ng Batangas na nagmamarunong yung babaeng tumitira ng gusto kay BP Sara. Ito pala, ang asawa pala nito ay mayor o dating mayor ng Mabini, Batangas. At may kasong rape. Yes! Itong si Congresswoman Luistro ay abogado. At mapapanood ninyo, i-google ninyo, kung paano nila inuusig si Pastor Kibuloy na merong walang kakwenta-kwentang kaso. Ha? Kung ilang batalyon na pinalusob nila ron, pinasusurrender nila sa walang kakwenta-kwentang kaso. Itong asawa ni Congresswoman Luistro, rape ang naging kaso. At naka-video sa isang interview ay inamin mismo ni Congresswoman Luistro na siya bilang abogado. Itinago niya ang asawa niya. Hindi niya isinurrender sa halip na harapin i-confront yung kaso. Yan ang gusto nila ngayon. Yan ang pinagagawa nila ngayon kay Pastor Kibuloy. Dahil sa walang kakwenta-kwentang kaso na nilulusob nila, samantalang itong mismo si Congresswoman Luistro, ang kanyang asawa ay nagkaroon ng kasong rape. Siya ang abogado at pinatabi niya muna, pinatago niya muna at tinrabaho nila yung kaso. Whatever, kinausap muna siguro nila yung judge. At pinalitaw niya lamang yung asawa niya nung hindi na makukulong. Ganyan po sila kaipokrito, no? At lahat halos yung mga nagpapanggap at ang gusto nilang itatawag sa kanila ay kagalang-galang, no, mga ka, ay wala namang dahilan para igalang. Tinago nga ni Luistro ang husband niya, abogado pa nga siya. Narinig mo ba yun, Sas? No. Gusto mo i-play ko? Yeah. Ah, sige. Congresswoman, process. Okay. Congresswoman Luistro, Bellatrix Luistro, Bellatrix pangalan nun, di ba? Her husband was actually charged rape. Grabe sa parallelism, 'di ba? Grabe sa parallelism. Ayan. O, pakinggan niyo 'yan. Si Noel Luistro ba 'yon or ha? Ano pangalan ng asawa mo? Ano pangalan ng asawa mo? Teka, husband Luistro, congresswoman. Okay. Batangas Mayor Noel Luistro. Oo. Anong pangalan nito? Ni Luistrong? Mayor Noel Luistro. And itong babae? Gerville pala, sorry. Bellatrix naman akong layo. Gerville Luistro. Sorry, ayan. Okay, anyway, eto siya. Panoorin natin si Antia. That was a very big blow to us. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know, ha? But this was during the time na
highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Ilagay mo nga. Diba? Private chat mo nga. Ano mo nga yung link niyan? Yung link sa'yo? Oh, sige, sige. Private chat. Teka, teka. Shinare ko to sa ano sa page ko, nasa wall ko. Send mo sa akin yung link. Sige, sige. Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya yung hospital arrest daw siya. No. Ang drama ko pa ganito for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the... I think she was... I think this storytelling intends to parang tell a love story. Ganun yung intention nila na parang, love na love ko yung asawa ko that I have to do this, na itatago ko siya sa mga kasong rape sa kanya. Ayun. So, diba? Tapos meron pa siyang pa-etchos na, buong buhay natin, sinusunod kita ngayon, ikaw ang susunod sa akin. Itatago niya. Oh my God. This is gold. Whoever found this, super. Petition for demurrer to evidence. Yata yung final namin, petition to demurrer to evidence. It was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ang taga Mabini dahil sa height ng emotion na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after two weeks, kakabalik pala niya. We discovered another case. Ayan, may case na naman. Pero teka ha, nakakaloka to ha. Kasi kung sinasabi niya, nag-demurrer to evidence siya, di ibig sabihin, nakapag-present na ng case yung prosecution. So ibig sabihin, hindi talaga siya... Parang ang weird nito. Ibig sabihin, it's a full-blown case na tinaguan ng asawa niya at siya yung nagtago. So, sobrang weird. Okay, anyway. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level. No? Ito pong mga pagyayari ito sa asawa. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, ang sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagko-congressman mo. You just stay here in Mabini, tapusin mo ang termino mo, you run for your third term as mayor. Yun ang sabi ko sa kanya. Alang habang nagpapahinga kami dun sa Mabit, sa Pagalangit, dito sa aming tirahan sa Mabit, unti-unting nagdadatingan ang taga-second district. Leaders from Bawan, leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Lobo, and Tingloy. Until they articulated, kung hindi tatakbo si Mayor Beatrix bilang congressman, we need you, Mayora. You continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. At first, it was really a very heavy decision for me.
Kasi ang priority ko talaga ay ang aking pamilya. My children, my husband. And since I got married, I learned to live within the shadow of my husband. Kung nasan siya, nandun lang ako. Kung saan niya ako kailangan, doon lang ako pupunta. Yun ang naging buhay ko when I married my husband. No? Kaya lang, dadating pala yung panahon na kailangan mong bigyan ng pagpapahalaga yung mga taong nagtiwala sa iyong asawa. So, anong sinasabi ng Tagabawan? Mayora, paano kami kung wala kami congressman? Ang sabi ng Taga San Pascual, mayora, paano itong mga leaders na umasa na sa iyong asawa? Ang Taga Tingloy, mayora, paano na po yung mga plano ni Mayor Beatrix para sa bayan ng Tingloy? Taga San Luis, mayora, paano na po yung ipinangako ng inyong asawa na kilalanin ang aming bayan sa kanyang panahon? Yung Taga Lubo, paano na ho ang pangarap namin magkaroon kami kababayan na congressman? So, I know I had the moral obligation to all these people. Kasi sila yung mga tao unang tumanggap at nagtiwala sa aking asawa. So, my becoming a congresswoman started with returning the gratitude to all the people na nagtiwala sa aking asawa noong panahon na siya ang tatakbong congressman. Yes, ang asawa ko po ang sadyang kandidato, but because of the challenges that was thrown to us in view of his intention to run for congressman, I was forced to stand up and continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. Sabi ko, perhaps this is God's will. Kaya napunta tayo sa mundong ito. Ayorn. Anay, anong masasabi mo, Madam Chair? Well, dapat ipakita to kay kay Nolly De Castro. Oo nga eh. Dapat itag na natin si Nolly De Castro. Ayun, itag nga natin si Nolly De Castro. Nolly De Castro. Kabayan, oh, ayan. Ayan, tinag na kita. Nakakaloka. Nakakaloka. Careful. Ah, may ano talaga to si... The way siya... Di ba, yung manner ng pagtatanong niya kay Inday dun sa congressional hearing. Siya rin yan eh, yung hindi ko binasa ng lahat yung letter ni Inday sa COA, yung hindi raw niya binasa lahat, pero ayun. Pero meron siyang rebuttal for each and every argument. Ayun. Well, all I can say is what's good for the gander must be good for the goose. I think si Pastor nasa Amsterdam, chot. Sa pinagtaguan ni Lakso. Ayun. Well, wala daw material time. Wala daw material time pero nag-set ng may GR number pa. So, ibig sabihin, si congresswoman, nung fugitive ang asawa niya, kasi di ba pag may warrant of arrest, fugitive ka na pag hindi ka sumusuko. Mm-mm. Yan ang batayan ngayon, di ba? Yan ang batayan ngayon. Mm-mm. So, si Mayora, nagbigay siya ng protection sa isang fugitive. Proud pa siya. Oo. So, and remember ha, hindi kino-question nung it was already a full-blown trial at nandun na sila sa point na tapos nang mag-present yung kalaban nila. So ibig sabihin, kumbaga parang fugitive talaga siya. Fugitive talaga siya na may warrant of arrest, in-evade yung warrant of arrest, hindi naman niya in-explain na kin-question yung warrant of arrest o hindi. Kasi demurrer to evidence yung yung final niya eh. So, ibig sabihin, may case na yun.
Nag-hearing na. Oo, nag-hearing na. Na-present na ng prosecution yung kanilang side of story. So, ibig sabihin, paano ka nagka... So, ano yung nag-ano, trial in absentia? Ayun nga, hindi ko alam. Parang pwede ba yun? Parang weird naman ata. Ano? Oo. Ay, hindi. Baka nag-present na sila ng mga witnesses, etc. Pero, be, dapat nakakulong yung asawa mo all throughout the hearing. Kasi si, mm-hmm. si GMA, naka-hospital arrest. Mm-hmm.